Magandang buhay sa inyo lahat mga amigo, and welcome sa aking panibagong video. Muli, ang inyong lingkod, ako po si Brian, at ang topic natin ngayon ay kung paano ang tamang pagkabit ng speaker wire sa binding post ng ating mga integrated amplifier. So kung paano ang connection ng 4 ohms load at 8 ohms. Pwede na! So basic na basic to mga amigo. So itong video na to is para sa mga nagsisimula sa mundo ng sound system, sa mga bunguan, pasintabi po sa mga professional. So pwede nyo rin panoorin bilang pagsuporta po sa ating channel. What? So mga amigo, stay tuned. Ito po, nakasetup na po ang aking integrated amplifier. So magsisimula na tayo. Let's go! So mga amigo, para po sa mga hindi pa nakakalam, sa mga baguhan, so ito po ang binding post terminal. So ito po yung aking amplifier. Ito po ay DB Audio brand na 802BT. So depende po sa design ng yung binding post, depende po sa design ng brand ng amplifiers. So ito po naka-indicate po ang impedance, so mga kung ilang ohms na pwede nyo i-load dito, no? Speaker. So minimum of 4 ohms at 8 ohms. So yun lang po yung pwede at available. So hindi po pwede ang 16 ohms at 2 ohms. No, mahihirapan si amplifier nyo. Okay. So, sa design ni DB Audio, itong apat na to, ito po yung speaker system A. Ito naman sa kabila, ito ang speaker system B. Okay? So, sa pagkabit ng speaker wire mga amigo, so, madalas ko kasing nakikita, no, yung iniipit. Pinipit po itong niluluwagan itong binding post tapos iniipit. So, meron po kasing disadvantage dun, no? Una, nalalagas po ang speaker wire, no? At pangalawa, may tendency pong magdikit-dikit po yung wire. So, masisira po si, masusunog at masisira po si amplifier nyo. So, recommend ko mga amigo, bibigyan ko kayo ng tips. So, pwede po kayong gumamit ng banana plug. Yan. Meron din po nabibili yung iniipit. So, ako, mas preferred ko tong banana plug. Kasi, plug and play mga amigo. Ayan. Pansin nyo, ganito lang po yung pagkabit. Yan. Kita nyo mga amigo, ang dali. No? Ngayon, punta naman tayo sa ohms na iloload natin dito. 4 ohms at 8 ohms. Kung paano, no? So, meron pa rin akong nababasa sa comment section. Meron nagtatanong kung paano ang connection ng 4 ohms load at 8 ohms load sa integrated amplifier. At mga amigo, so idadagdag ko lang. So, total of 8 binding posts na meron po si 802BT. So, meron din ibang amplifiers, apat lang. So, ibig sabihin, pwede pong, pwede natin i-load na apat na speaker po dito. So, depende sa wattage ng speaker at sa ohms, no? Sa impedance ng speaker na i-load nyo dito, no? So, ideally, kung apat na speaker ang ikakabit nyo dito, so dapat naka 8 ohms po lahat ng speaker nyo, yung apat na yon, no? Para pag connect nyo dito, magiging 4 ohms yan kasi nakaparallel po yung speaker system A at speaker system B. Okay, sana malinaw po mga amigo. Ngayon, so papansin nyo itong nakakabit. So, ito po
ay 8 ohms load. Dalawang speaker lang po ang isasample natin, no? So, ito po ay 8 ohms load, mga amigo. Isang speaker sa speaker system A na connect sa right. At isang speaker sa speaker B, speaker system B na connect sa left. So, pwede rin as is, mga amigo, connect yun dito at dito, no? Pwede rin naman na parehas right. Pero kasi sa balance nyo, sa tone control nyo sa harap, mga amigo, yung balance. So, pag pit nyo sa right, gagana. Pero pag pit nyo sa left, wala nang tutunog. Kasi puro sa right nyo nilagay. So, i-balance nyo, mga amigo. Right and left. No? So, ito yung load ng 8 ohms, mga amigo. So, sana malinaw. Ngayon, sa 4 ohms load naman, mga amigo, no? Si speaker system A, so itong apat, naka-parallel po yan. Ganon din po sa speaker system B. Ngayon, para maging 4 ohms, mga amigo, ang load nyo sa amplifier, gagawin nyo, itong isang speaker, lipat nyo po dito. So, pagsamahin nyo. Pagsamahin nyo to, mga amigo, no? Sa system A. So, pwede rin nyo po i-load yan dito lahat sa kabila naman, no? Or magdagdag pa kayo ng dalawa pang amplifiers. What? Dalawa pang speaker para ikabit nyo dito sa system B, no? 4 ohms din po yun. So, pero depende sa wattage. So, ideally, so kung apat na speaker ang i-load nyo dito, at least kahit mga 300 watts per speaker, no? Para hindi po hirap si amplifier nyo. Ngayon, dito sa 4 ohms load, no? In 4 ohms, papansin nyo yung manual, nagta-times 2 po yung wattage, no? Na ilalabas ni amplifier, no? Ang galing mag-isip ni amplifier. So, magiging times 2 in 4 ohms. So, kung 500 watts each po yung amplifier nyo, na yung speaker nyo, magiging 1,000 yun. 1,000 din po ilalabas ni amplifier in 4 ohms. Ito sa speaker system A. Sa 8 ohms, so kung 500, so yun usual. Kung ano yung wattage ng amplifier nyo, yun din po ilalabas niya, no? Kung tatanong nyo sa akin, kung alin po alin ba yung mas maganda sa connection na ganito, no? 4 ohms, in 4 ohms ba or 8 ohms? So, para sa akin, mas malinaw po ang, mas clear ang tunog ni 8 ohms, no? Kaysa sa 4 ohms. Pero yung lakas, mga amigo, halos same lang po yan. Kasi yung 1,000 watts o 500 watt each, yun lang din po yung tutunog doon sa speaker nyo. So, sana po malinaw, no? Naintindihan nyo po, mga amigo. So, ito yung connection, mga amigo, ha? 8 ohms. Yan. So, connect nyo sa speaker system A at B. 4 ohms. Connect nyo puro sa system A. So, speaker system A. No? Or, dito sa kabila. So, hanggang dito na lang po yung aking video, mga amigo. I hope na may naintindihan kayo at may natutunan kayo. So, maraming salamat, mga amigo, sa panonood at sa pagsuporta. Visit nyo rin po yung aking Facebook page. No? Meron na po mga ilang video na in-upload ko doon. Pakipalon po, mga amigo, bilang pagsuporta. So, hanggang dito na lang po. Salamat, mga amigo.